The Shrine of Padre Pio is found in San Giovanni Rotondo, southern Italy, and it is the second most visited Catholic shrine in the world. Faithful Catholics from all around the world have come here to visit the tomb of Saint Padre Pio of Pietrelcina. Padre Pio's tomb is inside the Church of Our Lady of Grace or Santa Maria delle Grazie. A new church that was built during Padre Pio's lifetime to accommodate the pilgrims and worshippers who are drawn to San Giovanni Rotondo. On April 24, 2008, marking the 40th anniversary of his death, the body of Padre Pio was put on display in the crypt near his usual tomb. For 40 years, dito na ilibing ang katawan ni Santo Padre Pio hanggang sa ma-expose ay isang taon ang kanyang uncorrupt body bago na ilipat sa bagong sanktuaryo noong September 2010. This is also the site where Blessed John Paul II visited Padre Pio's tomb on November 2, 1974. On May 25, 1887, Francesco Forgione was born in Pietrelcina, Italy. Raised in a pious Catholic family, he entered the priory in 1903. He took the name Pio when he received the Capuchin habit a year later. He was ordained a priest and transferred to several sites until 1916. When he arrived in San Giovanni Rotondo, where he remained for the last 52 years of his life. The priest died on September 23, 1968, and on May 2, 1999, Pope John Paul II declared Padre Pio blessed. He was canonized a saint on June 16, 2002. Seven million pilgrims visit the shrine of Padre Pio each year, and is second only to Our Lady of Guadalupe in Mexico City in popularity. Because until now, many miracles have happened through the prior's intercession, even long after his death. Ito po yung crucifix na galing po sa kay Padre Pio. Sabi nila, sa may kwarto niya, binigay niya po sa kanyang spiritual director, Josefina Villani. Tapos nung namatay po siya, binigay po dito sa Cenacolo Santa Chiara. Para ano na mga tao mag-prayer dito. Sabi nga nila magdasal ng three glory para magkaroon ng grace, makareceive ng grace. Ang may-ari po nito, si Clara, dinala po nila doon para maging pa-blessing kay Padre Pio. Dinala dito sa Cenacolo Santa Chiara. Tapos, nung tapos na po yung Christmas, ng tinatago po nila ito. Tapos nung nilagay po nila sa karton, tapos nilagay nila doon sa cabinet, nakabalot na siya. Tapos narinig po silang mga maingay ang cabinet. Sabi nila, saan ba na nanggaling? Three times na nag-ingay yung cabinet.
Tapos nung binuksan nila, si Clara, binuksan niya yung karton, nakita niya ang karton bukas na, kaya ibig sabihin, si Baby Jesus ayaw niya ilagay sa karton, kaya nilagay nila dito sa... sabi po nila na ito po yung gin-bless niya at saka yung huling Christmas na gin-bless ni Father Pio. Ito pong rosary, nilagay po nila sa body ni Father Pio, bali relic na dito sa bahay namin sa Chinakulo Santa Chiara. Here at Santa Maria delle Grazie, you will see Padre Pio's cell. Confessional. The crucifix from which it is said he received the stigmata. And almost everything he owned or touched, carefully labeled and preserved for all to see. Itong sala ay tinatawag nila Ricordi di Padre Pio, kung saan po milyon-milyon na sulat ang natatangga para sa kanya at ang kanyang lahat na gamit at kasuutan ay naka-expose po dito. Andito po tayo ngayon sa San Giovanni Rotondo, kung saan po hanggang ngayon maraming kwento at milagro ang naririnig tungkol po kay Santo Padre Pio. Ano kaya ito? Siya pong tunghayan ninyo sa pagbabalik po ng Power Tonight with Elvira.